guys, so habang Christmas, no, nagre-relax tayo ngayon. So December 25, no. Merry Christmas po sa inyong lahat. At kung first time ka, so nga pala ang inyong lingkod, Polisya po. Welcome po sa ating channel, no. So ngayon, pag-uusapan natin ngayon, saan ba pwedeng or saan ba mas madaling mag-ariglo ang kaso? Well, depende sa senaryo, no. Para sa akin, no, kung ako ang tatanungin niyo bilang isang criminologist, kung sakali man talagang mayroong nagkaroon ka ng sabit o kasalanan, no, huwag mo nang patagaling, kapatid. Sa level pa lang ng operation or sa level pa lang ng pulis ay arigluhin mo na ang kaso soon as possible na hindi na aabot sa presinto. Hanggat sa police level pa lang ay kung maaari, ayusin na. Yun ang pinakamadali. Kasi habang tumatagal, habang nagli-level up yung kaso, mas nagiging komplikado ang sitwasyon. At lalong dumadami ang mag-i-intervent o makikialam. So, samantala, kung nasa field pa lang, gawin mo ang buong makakaya mo para maayos. Yun lang, napakadali, napakasimple. Kasi pag umabot yan sa opisina ng pulis, at si pulis, naisampa ang kaso sa piskal, so si piskal naman ay kung gumawa ng investigation o kung ano man, subpoena o kung ano pa, at lalong hindi naayos, magpapasa pa ng kaso. Pag hindi pa naayos, aakyat sa court. So mas lalong nagiging padami ng padami ang mag-i-intervention ng mga tao. So, kung before, police pa lang, sa mataas na level, mayroon ng piskal, pag nakarating sa court, mayroon ng judge, o kung sino-sino pa. So, ang dami na, di ba? Imaginin mo yan. So, yung isang isa na mag-i-intervention or makikisaw-saw, biglang naging times 5. So, dumami. So, grabe. Nagiging komplikado ang kaso. Pahirap ng pahirap ang chance na mag-ariglo. So, yan lang po ang aking advice. Ang masasabi kung paano mas madali. So, sa mga added detalye, kung kayo ay may tanong, PM lang sa ating messenger, Polisya ko. Thank you for watching and Merry Christmas sa inyong lahat. Thank you.